Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Isaiah 49:15, Tagalog ang Biblia. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. And in Amplified Version, Isaiah 49:15, and the Lord answered, can a woman forget her nursing child that he should not have compassion on the son of her womb? Yes, they may forget, yet I will not forget you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang Book of Isaiah ay isinulat po ito ni Prophet Isaiah. And of course, brethren in Christ, ito po ay isinulat sa Judah at saka Israel nung ito ay divided kingdom. Sinasabi po rito mga kapatid ni Prophet Isaiah sa Israel at saka sa Judah, malilimutan ba ng babae o ng ina ang kanyang anak na pinasuso, ang kanyang anak na galing sa kanyang sinapupunan? Ang wika po rito mga kapatid, posible at pwede makalimutan ng isang ina ang kanyang anak. Subalit, ang sabi po rito, ngunit ang Panginoon ay hindi makalilimot or hindi niya tayo kalilimutan, because we all know naman na tayo mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, are considered as children of God. At ang Diyos ay ating pong kinikilala bilang ating Ama sa kalangitan. Ngayon mga kapatid, makikita po natin na ipinangako po ng Diyos sa buhay ng bawat isa na siya bilang ating Ama at tayo bilang kanyang mga anak ay hindi niya tayo malilimutan. Again, ang isang ina ay pwedeng makalimot sa kanyang anak, subalit ang ating Diyos Ama sa kalangitan, mga kapatid, kailanman ay hindi makalilimot sa atin na kanyang mga anak. Our today's perception entitled, God Will Never Forget Us. Tandaan po natin, kung ang Diyos ay hindi nakalilimot sa panahon na tayo ay mapayapa, sa panahon na tayo ay matiwasay, sa panahon na maganda ang ating kalagayan, how much more, brethren in Christ, hinding-hindi tayo kalilimutan ng Diyos sa mga panahon na mayroon tayong pinagdadaanan, sa mga panahon na mayroon tayong nararanasan, sa mga panahon na mayroon tayong mga hamon sa buhay. Kaya asahan po natin, panghawakan po natin na ang Diyos kailanman ay hindi makalilimot sa atin bilang kanyang mga anak. And our today's preaching, we are going to tackle 7 C's regarding brethren in Christ, kung sino ang Diyos na ating sinasamba, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayan, bakit hindi niya kayang limutin ang bawat isa sa atin bilang kanyang pamilya, bilang kanyang mga anak. First point, He is a caring Father. Lagi po natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ating sinasamba at ating sinasampalatayan, siya po ay so caring. Ang sabi nga mga kapatid, ayaw niya tayong na umiiyak, ayaw niya tayong nasasaktan, kaya He is so much caring. Actually, ang description ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay sabi niya, walang sino mang makaaagaw sa atin sa kamay ng ating Diyos. So we are in the caring hand of the Lord.
ang kamay ng Diyos ay nakaalalay lagi sa atin kasi siya po ang mapagkalinga na Ama sa buhay ng bawat isa. And second point, He is a concerned Father. Ano bang ibig sabihin ng concern? Wala siyang ibang iniisip, wala siyang ibang inaalaala, kundi ang buhay ng bawat isa sa atin. Kasi siya po ay concerned, di ba? Maging ang sabi ni David, "Who am I, Lord, that you are so mindful of me?" Bakit? Kasi siya po ay concerned. Ulitin ko, wala siyang ibang iniisip, wala siyang ibang inaalala, kundi ang ikabubuti, ikagaganda at ikaiinam ng buhay ng bawat isa sa atin bilang kaniyang mga anak. And third point, He is a compassionate Father. Siya po ay Diyos na maawain, siya po ay Diyos na mahabagin. Have we recalled, brethren in Christ, when Jesus Christ did His ministry while He was here on earth, brethren in Christ, every time that He saw the multitude, kasi ang multitude ay composed po ito ng mga taong may sakit, taong may mga pangangailangan, mga taong nahihirapan, brethren in Christ, Jesus always move with compassion. Bakit? Kasi He is a compassionate God, brethren in Christ, and the God whom we are serving, the God whom we are worshiping, and the God whom we are believing is a compassionate God. Kaya aasahan natin sa mga sitwasyon, mga kapatid na ating mga nararanasan, na ating mga pinagdadaanan, na ating mga kinakaharap, maasahan natin ang awa at habag ng ating Panginoon because He is a compassionate Father. And fourth point, He is a consolidating Father. Ano ba pag sinasabing consolidating? Siya po ay Diyos na mapangalaga. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin na bakit minsan tayo na iinis tayo, nagagalit tayo, napipikon tayo sa mga taong tinatawag na KSP. Ano bang ibig sabihin daw ng KSP? Mga taong kulang sa pansin. In fact, in reality, brethren in Christ, we need care and attention, brethren in Christ. Kailangan po natin ng pansin ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi may kanya-kanya tayong binabata sa buhay. May kanya-kanya tayong pinapasan sa buhay. May mga kabigatan tayong daladala sa buhay. Kaya ang kailangan po natin, what we need is care and attention. Kaya dito mga kapatid, our God is a consolidating God. Siya po ang Diyos na mapangalaga. Kaya tayo mga kapatid ay binibigyan niya ng attention, brethren in Christ, because He is consolidating na Ama. Siya po ay mapangalaga pagka tayo ay may mga sakit, inaalagaan tayo ng ating Panginoon. Kapagka tayo ay nahihirapan, pinapangalagaan tayo ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang napakagandang halimbawa sa Bible ay ang mga Israelites, despite that they were stubborn, matigas ang kanilang ulo, still God consolidate them within 40 years, brethren in Christ, in the wilderness. Makita po natin na pinangalagaan ang kanilang mga gamit, ang mga suot, ang mga sandalyas ay hindi nangaluma, and the Lord hindi sila ginutom. Bakit? Kasi ang Diyos ay mapangalagang Diyos. Regardless kung minsan nagpapasaway, minsan tayo ay sumusuway, minsan tayo ay hindi sumusunod, still God, our God is still consolidating Father. And of course, fifth point, He is a comforting Father. May mga panahon na nagdadalamhati tayo, may mga panahon na nasasaktan tayo, may mga panahon na umiiyak tayo, subalit mga kapatid, makikita po natin na andun ang Panginoon, kinocomfort tayo because He is the God of comfort. And the reason why God comfort us, for us to be able to comfort others, brethren in Christ. Comforting, kaya nga mga kapatid, may naririnig tayo sa Bible or ipinapangaral ng mga tagapangaral na He will turn our tears into joy and He will turn our mourning
into dancing. Ano man ang ating mga pagdadalamhati, ano man ang ating mga pag-iyak, yan ay papalitan ng Diyos ng kagalakan at kasiyahan, mga kapatid. Because He is a comforting Father. Alam ng Diyos na may mga panahon na lihim tayong umiiyak, mga kapatid. But again, our Father whom we are worshiping, whom we are serving, and whom we are believing, ay siya po ay a comforting Father. And sixth point, He is a considerate Father. Ano ba ang considerate, brethren in Christ? Understanding. Binibigyan ng chance ang bawat isa sa atin. Kaya nga kita po, isa sa pinakapaborito kong verse na ang sabi po ng 2 Peter, brethren in Christ, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, pangako ng kanyang pagbabalik. Subalit ito ay naaantala, brethren in Christ. Bakit inaantala ng Diyos? Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya ang wika po roon ay binibigyan niya ang bawat isa ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Is that being considerate? Yes, of course, brethren in Christ. Isa pa, mga kapatid, na alam naman po natin that the wages of sin is death, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero hindi pa rin po tayo pinapanish ng Lord. We all admitted na tayo ay nagkamali, naggulang, nagkasala sa Diyos, pero hindi po natin nararanasan ang kaparusahan, ang kabayaran. Bakit? Because He is considerate. Mga kapatid, siya ay Diyos na sabihin natin maunawain, na iintindihan niya ang bawat isa sa atin, kumbaga Diyos na mapagbigay. Parang pinapalampas niya hindi yung bawat kasalanan, parusa, bawat pagkakamali, parusa, bawat pagkukulang, parusa. Hindi ho ganun ang Diyos. Because our God is a considerate God. Inuunawa niya na tayo ay nasa mundo pa, and we are vulnerable, at tayo po ay may possibility na magkulang, magkamali pa, at magkasala. Kaya He is so considerate sa buhay po natin. Last point, seventh point, He is a consoling Father. So mga kapatid, makikita po natin na kinukonsole tayo, mga kapatid. He is a reconciler God. Nakita po natin na ang sabi nga po ng Book of Isaiah, na ang tanging nagpapahiwalay sa tao at saka sa Diyos ay ang kasalanan. So kung ang tao man ay nahiwalay sa Diyos, mga kapatid, is that because sa kasalanang nagawa. But what the Lord Jesus Christ did when He died on the cross, He reconciled us back to the Father. Tayo ay nireconcile, mga pinagkasundo sa Ama. Kaya mga kapatid, ngayon na nawala na po yung gap, na nawala na ang dahilan ng paghihiwalay ng tao sa Diyos, yung kasalanan, kasi inabulis ng Lord ang kasalanan when He died on the cross, ngayon mga kapatid, we are now naman intimate with the Father. Tayo ay napaka-close, brethren in Christ. Why? Kasi sabi nga ng Bible, Christ in us, Christ in you. So meaning, He is not, hindi lang siya ay nasa tabi natin, hindi lang siya ay kasama natin, kundi siya mismo ay nananahan sa atin. Kaya mga kapatid, alam niya yung panahon na nasasaktan tayo, alam niya yung mga pinagdadaanan natin, alam niya yung mga nararamdaman natin, alam niya ang mga nararanasan natin, because He's living in our hearts, brethren in Christ. Kasi He is a consoling Father. Again, brethren in Christ, siya po ay Diyos ng pagpapatawad, siya po ang Diyos, mga kapatid, ng pagpapanumbalik ng loob sa bawat isa. Salamat, because He is the God of peace, kaya tayo ay gusto niya na laging matiwasay, mapayapa, mga kapatid, at gusto niya na hindi tayo na kakaranas ng kaguluhan. Gusto ng Diyos na everything is in, sabihin natin, everything is well, na wika nga. To sum up of our today's preaching, brethren in Christ, we tackled seven C's regarding of who our God is, brethren in Christ, the God whom we are serving, the God whom we are worshiping, the God whom we are believing, brethren in Christ. First point, He is a caring Father. Second point, He is a concerned
Father. Third point, He is a compassionate Father. Fourth point, He is a consolidating Father. And fifth point, He is a comforting Father. And sixth point, He is a considerate Father. And seventh point, last point, He is a consoling Father, brethren in Christ. And these are the seven C's that we tackled this morning: caring, concerned, compassionate, consolidating, comforting, considerate, and consoling Father. Ganyan ang Diyos na ating sinasamba, na ating pinaglilingkuran, at ating sinasampalatayanan. And our today's promise Our today's promise, ang pangako ng Diyos ay hindi niya tayo iiwan at kalilimutan, lalo na sa panahon na mayroon tayong mga pinagdadaanan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos ay hindi niya tayo iiwan at kalilimutan, lalo na sa panahon na mayroon tayong mga pinagdadaanan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your goodness, for your greatness, and for your grace. Thank you for your protection dahil lagi po ninyo kami inililigtas by covering up with your blood sa lahat ng mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you dahil lagi po ninyo kami inililigtas sa mga bagay na ito. At salamat din, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang kailanman. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, because you have blessed us already spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. At salamat, Panginoon, dahil kami ay ginawa mong daluyan ng iyong pagpapala. That's why today, kami na naman po ay magiging blessing sa lahat ng tao, Panginoon. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na patuloy pong naglalaan ng oras at panahon upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Lord, while they are hearing these words of prayer, I declare, decree in your name, everything will be granted unto them. Dahil we hold on to your word, we hold on to your promise that whatever we ask in your name, Jesus, everything will be given unto us. That's why, Lord, ano man ang kanilang hinihiling, kagalingan man, kalakasan man, kapayapaan man, katugunan man sa lahat ng kanilang pangangailangan, whatever they are praying for, Lord, I ask all in your name, Jesus, na everything will be granted unto them. Thank you, God. Sufficiente ang iyong pangalan para tugunan ang lahat ng aming pangangailangan. At salamat din, Panginoon, tunay nga po na ang aming mga biological parents, particularly yung aming ina, ay maaaring kami ay kalimutan. Subalit ikaw bilang aming ama, sa na mapagmahal at ama sa kalangitan, kailanman ay hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat, because we have a Father like you na punong-puno ng pagmamahal, at kami ay patuloy na binibiyayaan at patuloy na pinagpapala sa lahat ng panahon at pagkakataon. Thank you, Lord, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, and may God bless us all.